Paano nga ba nagpa-budget at gumagastos ang ating pamahalaan? Para sagutin yan, itatalakayin natin ang layunin at pamamaraan ng patakarang piskal. Atin nang simulan. Ano nga ba ang patakarang piskal o fiscal policy? Tumutukoy ito sa behavior ng pamahalaan patungkol sa paggasta at pagbubuwis upang mabago ang galaw ng ekonomiya ayon kay Balitao noong 2014. May halintulad ito sa pagbabudget sa mga gastusin sa iyong sariling mga pangailangan o pagbabudget ng iyong mga magulang sa pangailangan ng inyong buong pamilya. Ang pamahalaan ay may malaking papel na ginagampanan upang mapanatili ang kaayusan ng ekonomiya ayon kay John Maynard Keynes noong 1935. Pinapaliwanag ito na ang paggasta ng pamahalaan ay makapagpapasigla ng ekonomiya sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng resources na mayroon ng isang bansa o lugar. Ito naman ay magdudulot ng mas maraming oportunidad para sa trabaho o sa negosyo. May dalawang paraan upang pangasiwaan ng pamahalaan ang paggamit ng pondo nito. Nariyan ang expansionary fiscal policy at ang contractionary fiscal policy. Ang expansionary fiscal policy ay sinasagawa upang mapasigla ang matamlay na ekonomiya ng bansa. Ang contractionary fiscal policy naman ay ipinatutupad kapag nasa alanganing pagtaas ang mga presyo sa pamilihan. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan ipinapatupad ang expansionary fiscal policy ay kapag ang kabuuang output ay mababa na higit sa inaasahan dahil hindi nagamit ang mga resources, kapag mababa ang pangkalahatang demand ng sambahayan, at kapag walang insentibo sa mga mamumuhuna na gumawa o magdagdag pa ng produksyon. Isinasagawa ang expansionary fiscal policy sa pamamagitan ng paggasta sa mga proyektong pampamahalaan at pagpapababa sa buwis. Ang mga ito ay muling magre-resulta ng mas maraming trabaho para sa mga mamamayan na makapagbibigay naman ng mas malaking kita sa ekonomiya. Ganito rin ang magiging kaganapan sa bahay kalakal kung saan mas makapag-produce sila ng mas maraming kalakal o produkto dahil ang mga maiipong salapi mula sa ibabayad na buwis ay maaaring gamitin kapital para sa produksyon. Halimbawa naman ng mga sitwasyon kung saan ipinapatupad ang contractionary fiscal policy ay kapag lubhang masigla ang ekonomiya na maaaring magdulot ng overheated economy at kapag may mataas na pangkalahatang output at employment. Isasagawa naman ang contractionary fiscal policy sa pamamagitan ng pagbabawas sa paggastos ng pamahalaan at mahihilan ito ang kabuuang demand at patataasin ang buwis. Ito naman ay magre-resulta sa pagbagal ng ekonomiya kung saan liliit ang kita na siya namang pipigil sa pagtaas ng mga presyo sa bilihin o inflasyon. Sa pagtaas naman ng buwis, ang mga manggagawa ay mapipilit ang magbawas ng kanilang gastusin para sa pagkonsumo. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng pamahalaan kaugnay ng mga patakarang piskal na ipinatutupad nito. Una, ito ang pangunahing tagapagtakda ng mga patakaran na maghahatid sa ikagaganda ng kondisyon ng ating ekonomiya. At ikalawa, nagsasaayos ito ng mga pamamalakad upang matugunan ang ilang problemang pang-ekonomiya tulad ng pagbibigay regulasyon sa pagdiragdag at pagbabawa sa gastusin, gayon din sa pagpapataas at pagpapababa sa singil ng buwis. Alam mo ba na ang pambansang budget ay kalintulad din lamang sa budget sa inyong sariling pamilya o tahanan? Kung paano nito tutugunan ang mga pangunahing pangailangan mula sa mga nalikom na salapi mula sa trabaho o negosyo na mayroon na isang pamilya? Subalit, mas malawak at mas malaki ang ginagalawan ng pambansang budget dahil sa aspeto ng pagbibigay alokasyon sa bawat ahensya o departamento upang maitaguyod ang kanika nilang mga proyekto at programa para sa pambansang kaunlaran. Paano nga ba inihahanda ang budget ng ating bansa? Una, budget call muna sa Department of Budget and Management o DBM para sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan. Kinapapalooban ito ng mga sumusunod: hangganan lamang ng budget, paggasta, inaasahang buwis at kita para sa mga bawat ahensya na nakabatay sa pagsusuri ng development budget. Ikalawa, ihimok ang pakikisangkot ng mga civil society organizations at iba pang mga stakeholders. Ikatlo, magkakaroon ng pagtatanggol ang bawat ahensya na masusi na masusuriin ng DBM at pagkatapos ay ilalabas na ang kanilang rekomendasyon. Ikaapat, mula sa rekomendasyon, pag-aaralan naman ito ng isang executive review board mula sa kalihim ng DBM at mga nakatataas na opisyal ng pamahalaan. Ikalima, ang National Expenditure Program ay bubuin na ng DBM ayon sa napagkasunduan. Ikaanim, ihaharap na ito sa Pangulo upang linangin ang NEP. At ikahuli,
Titipunin na ang mahalagang dokumentong bubuo sa President's Budget at MEP at ito ay ipapasa sa Kongreso bilang General Appropriations Bill upang sang-ayunan at maging isang ganap na batas. Ang budget ng pamahalaan ay inihahanda ayon sa prioridad ng pamahalaan kung saan ang edukasyon, pangkalusugan, social welfare at iba pang pangunahing serbisyo ang pinaglalaanan nito. Inilalaan ang budget ng pamahalaan ayon sa mga sumusunod: budget ayon sa sektor, budget ayon sa iba't ibang kagawaran at special purpose fund, budget ayon sa expense class, at budget ayon sa mga rehiyon. Ang budget ng pamahalaan ay masusing pinag-aaralan upang mapagkalooban ng tamang alokasyon ang pondo ng pamahalaan. Ang mga pondo at salaping naliligom ay may katumbas na paggastos. Upang maayos na maipamahagi ito sa mga proyekto at programang pampamahalaan, kailangan ng epektibong paggasta. Ang expenditure program ay nakabatay sa pinakamataas na gastusing nararapat sa mga pananagutang dapat mapaipagkaloob sa buong taon. Ito ay nahati sa tatlo: ang current operating expenditures, capital outlays, at ang net lending. Ang current operating expenditures ay para sa pagbili ng mga produkto at serbisyo tulad ng personal services at maintenance and other operating expenses o MOOE. Kabilang sa personal services ang bayad para sa sahod, dagdag sweldo at cost of living allowances ng mga permanente, pansamantala, contractual at casual na empleyado ng pamahalaan. Kabilang naman sa maintenance and other operating expenses ang gastusin para sa supplies, transportasyon, tubig, kuryente at iba pang kumpunihin. Ang capital outlays ay pondong nakalaan upang makabili ng mga produkto at serbisyo makapagbibigay assets sa pamahalaan tulad ng mga capital stock ng Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC at iba pang mga subsidies nito. Samantala, ang net lending ay para naman sa mga paunang bayad sa mga utang ng pamahalaan na inilaan para sa mga programang may kaugnayan sa mga korporasyong pagmamayari ng pamahalaan. Upang maayos na may sakatuparan ang lahat ng mga planong proyekto at programa, ang ating pamamahalaan ay nangangailangan ng salapi na tanging kinukuha sa buwis ng mamamayang Pilipino. Kita mula sa interes ng salaping nakadeposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas, tulong mula sa mga dayuhan at pampribadong institusyon at mga ari-ari ang pagmamayari ng pamahalaan. May dalawang uri ng buwis ayon sa kung sino ang epektado, ang tuwiran at di-tuwirang buwis. Ang tuwirang buwis ay direktang kinokolekta mula sa mga individual at bahay kalakal. Halimbawa nito ay ang withholding tax. Ang di-tuwirang buwis naman ay nakokolekta mula sa mga kalakal at paglilingkod tulad ng value-added tax. May tatlong uri naman ng buwis ayon sa porsyentong ipinapataw, ang proportional, progresibo at regresibong buwis. Ang proportional na buwis ay nagaganap anumang kalagayan sa buhay. Pantay lamang ang bahagdan ng buwis na ipinapataw. Ang progresibong buwis ay habang pumataas ang kinikita ng isang individual o korporasyon, tataas din ang halaga ng buwis sa kanyang babayaran. Nakasaad ito sa 1987 na saligang batas ng ating bansa. Sa regresibong buwis, kapag lumalaki ang kita, bumababa naman ang kanyang buwis. At may tatlong uri din ang buwis ayon sa layunin: para kumita, para magregularisa, at para magsilbing proteksyon. Para kumita, ang buwis ay pinapataw upang makalikom ng mga salaping magagamit sa mga operasyon nito. Halimbawa nito ay sales tax at income tax. Para magregularisa, pinapataw ang buwis upang makontrol ang kalabisan ng isang gawain o negosyo. Halimbawa naman ito ay excise tax. Para magsilbing proteksyon, ang buwis ay pinapataw upang pangalagaan ang interes ng mga lokal na sektor laban sa mga dayuhang kakompetensya. Halimbawa naman ito ay ang tarifa o import tax. Diyan nagtatapos ang ating pagtalakay tungkol sa layunin at pamamaraan ng layunin fiskal. Hanggang sa susunod na pagtalakay, ako si Ginoong Evan Barrera, ang inyong guro sa economics. Maraming salamat!